Let's uumpisahan na natin. Ang una natin gagawin, pupunta tayo sa ating Messenger. Ganyan, tapos click natin yung profile natin sa taas. Yan. Then, dito sa privacy, click natin. So, dito sa privacy, guys, is hanapin nyo dyan yung uplock. So, yung uplock natin is naka-off. Ngayon, ito turn on natin ito. Ganyan, guys. Kailangan mong i-turn on itong required touch ID. So, dito, gagawa na tayo ngayon ng ating password. So, required dito is 6-digit number. Kaya, gagawa tayo ngayon ng 6-digit number na password natin. But make sure, yung gagawin mong password mo, guys, is make sure na hindi mo ito makakalimutan. Kasi every time na mag-sign in ka or i-open mo yung messenger mo, is kailangan mo itong i-enter yung password mo. So, okay, try natin gagawa ng password. Ganyan, guys, yung lalabas. So, okay, guys, so yung minute interval, bahala ka na kung ano yung pipiliin mo. Dito tayo sa mabilisan. Dito tayo sa automatic. Dito. Okay, so pag na-check mo na yung gusto mo dyan, then babalik ka tayo sa ating messenger and i-check na natin ito. I-refresh natin, guys. So, ulit natin yung messenger natin. Ayan, success! So, yun, guys, ha. Huwag na huwag niyong kalimutan yung ginawa niyong password. So, every time na i-open nyo yung messenger nyo, kailangan nyo i-enter yung password nyo. At napaka-importante ito, guys, lalo na pag in case nakalimutan natin, naiwan natin, or saan natin naiwan tong cellphone natin, hindi nila, guys, nabubuksan itong messenger natin kasi may password siya. At hindi nila nababasa yung mga chat doon, lalo na pag importante ito. Pero hindi ko to sinasabi, guys, na gagawin nyo para itago nyo yung mga ka-chatmate nyo sa jowa nyo, ha? Be faithful. Kahit wala dyan sa tabi nyo yung mga asawa nyo, boyfriend nyo, girlfriend nyo, kailangan ano kayo, loyal kayo sa kanila. Okay? Gayahin nyo ako. Sige, guys. Wala akong sinabi. Basta yun, guys. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye.